Maraming mga nagsasabi na sa basketball ay maituturo mo ang skill pero hindi ang height. Ang isa pa ay ang attitude sa game, kung paano magkaroon ng tinatawag na instinct. Bago pa magkaroon ng Steph Curry ang Golden State Warriors ay nauna muna si Monta Ellis na sa pagpasok niya sa NBA ay tinuturing siyang average player dahil sa isang combo guard na may frame ng isang point guard na malapit noon kay Allen Iverson. Kukunti lang ang mga players na katulad ni Monta Ellis na may confidence at kayang umatake sa rim ng maraming paraan. Isa din siya sa mga players noon na pumasok sa NBA mula sa high school na matinding umiscore mula sa transition. Noon pa nga pre ay nanalo pa siya ng most improved player sa ikalawang taon niya sa NBA para dito sa Golden State. At ngayon ay silipin natin kung ano nga ba ang nangyari at nawala agad siya sa NBA. Bago ang lahat mga pre ay huwag nyo kaming kalimutang i-follow sa aming Facebook page at i-check nyo din ang aming YouTube playlist para sa iba pang mga NBA stories. Si Monta Ellis ay lumaki sa Jackson, Mississippi kasama pa ang dalawa niyang kapatid na lalaki. Noon ang kanyang ina lang ang nagpalaki sa kanila na minsan ay humihingi pa ng tulong sa kanilang mga grandparents. Ang kapatid noon ni Monta na si Antoine ay isang best player noon sa lugar nila na may height na 6'8 at kinukumpara pa noon kay Tracy McGrady dahil sa game nito at sa frame. Habang bata pa itong si Monta ay pinapanood niya ang kanyang kuya na naglalaro noon sa Lanier High School kung saan nga ay nanalo siya ng championship ng dalawang beses. Dahil sa maganda ang pinakita noon ng kapatid ni Monta ay matunog ang pangalan nito na makakapasok agad siya sa NBA. Pero may nangyari sa matalik na kaibigan noon ni Antoine na napatay dahil sa droga. Mula doon ay nag-iiba ang direksyon ng buhay nito at lumayaw na sa basketball. Dahil dito ay pumasok sa isip ni Monta na siya ang magtutuloy ng pangarap ng kanyang kapatid. Sa mga time na to ay napapanood na ni Monta ang pagiging dominante ni Michael Jordan doon sa Bulls at ang pagpasok ni Kobe Bryant sa NBA mula sa high school. Ito din ang nagbigay sa kanya ng ideya na pwede siyang makapasok sa NBA mula sa high school. Ginagaya pa noon niya ang mga moves noon ni Kobe at ni MJ. Hindi katulad ng kanyang kapatid na 6'8 ang height, si Monta ay nasa below lang nito na may kakaibang bilis at shooting. Nang bata pa kasi si Ellis ay nakatira sila sa pinakamagulong lugar sa Mississippi. Hindi siya basta-basta makapaglaro ng basketball sa playground nila dahil sa nagkalat to na mga gang at drug dealer. Kaya para makapag-practice ay gumawa siya ng basketball rim sa may likod bahay ng kanyang grandparent at kinabit ito sa poste ng telepono. Dito siya nag-practice ng shooting halos buong araw. Nang 2001 ay naglaro siya noon sa Lanier High School kung saan din naglaro ang kanyang kapatid. Masasabing baguhan pa si Monta noong mga time na to dahil sa hindi siya masyado nakakapaglaro ng organized basketball dahil sa senaryo ng lugar nila. Hindi rin siya pamilyar noon sa sinasabi nilang teamwork sa basketball. Si Coach Billups noon ang may hawak ng team na nung makita niya si Monta ay hindi pa niya ma-describe noon na pwedeng maging magaling na basketball player ito dahil sa maliit at payat pa. Pero nang pinaglaro nila ito sa isang scrimmage ay nakita ni Coach Billup na tinatalo ni Monta noon ang mga kasabay niya sa team na mas experience sa kanya. Buhat dito ay sinabi nga ni Coach Billup kay Ellis na siya ang magiging main player ng team sa loob ng 4 na taon. Pero ang kapalit ay kung susundin ito ang mga sasabihin niya. Kaya ang nangyari, sa loob ng 4 na taon ay nanalo ang team ng 2 championship under dito kay Monta Ellis sa freshman at senior year nito. Sa pagitan ng 4 na taon ay skilled na talaga itong si Monta na kaya niyang bumasa ng plays at sumugal sa depensa. Deadly din ang kanyang mid-range shot na parang automatic na pag mag-shoot siya pag nasa 10 to 15 feet ng basket. Nagkaroon pa ng isang pagkakataon na umiscore siya ng 72 points habang nasa senior year na siya at nakalaban niya si Josh Smith nung nasa junior year siya na naglalaro noon para sa Oak Hill Academy na umiscore pa nga siya ng 42 points. Ang inaabangan talagang laban ay sa pagitan na ng dalawa ni Lou Williams na noon ay National Player of the Year sa high school na pinahirapan niya talaga ito na noon ay umiscore pa nga siya ng 40 points. Nang 2005, nang matatapos na siya sa high school, ay may average siya noon na 38 points per game at nakasama pa sa McDonald's All-American at naging co-player of the year kasama noon si Greg Oden. So mga pre, ito na naman tayo. Si Monta Ellis ay nag-commit sa Mississippi State. Pero kung gaano siya kagaling sa basketball, ay kabaligtaran nga siya sa academics. Noon nga ay sinabihan agad siya na dahil sa grade dito ay baka mahirapan siya maglaro kahit sumali siya sa team. Para sa kanya, ang paglalaro sa college ay plan B lang. Kaya dahil sa senaryo na yon ay tumuloy siya sa kanyang plan A, ang maglaro sa NBA. Sinabi pa noon ng mga scout na si Monta Ellis ay nasa top 20 ng seleksyon na yon.
Pero mas naunang mapili sa kanya sina Martell Webster at Andrew Bynum na kapwa galing din sa high school. Itong si Monte ay pumatak nga sa second round at dito siya pinili noon ng Golden State Warriors. Noon ay binansagan pa si Monte Ellis na The Project kasi mula sa pagiging shooting guard sa high school, ang frame nga niya ay pang point guard na kung madidevelop nila ito sa ganitong position tapos ang kanyang scoring ability bilang shooting guard ay ano kaya ang kalalabasan. Pero noon, ang Warriors ay may solid rotation na para sa mga guard, sina Baron Davis, Derek Fisher at Jason Richardson. Ang plano noon ng Warriors ay sa second unit ilalagay itong si Ellis at panonoorin muna ang plays ng Warriors para mapag-aralan niya ang pagiging point guard. Isasama na lang siya sa lineup sa ikalawa o ikatlong taon niya sa NBA. Ang tinatawag noon na The Project ay bigla na lang napaaga sa pagsali sa lineup nang ma-injured noon si Jason Richardson at si Mike Dunleavy. Nagkaroon pa ng pagkakataon na pinasok siya sa starting lineup. Sa last 11 games niya sa rookie season ni Monte Ellis ay nag-a-average siya noon ng double figure at nakagawa pa ng career high na 27 points laban noon sa Jazz. Sa pangalawang season niya mga pre, dahil sa nagkaroon din ng injury noon si Baron Davis at Jason Richardson sa unang part ng season, ay nakuha ni Ellis ang starting position para sa shooting guard. Tapos, ang naging coach pa nila noon ay si Don Nelson na mahilig noon sa transition offense. Nang matapos ang season na yon, ay siya ang leader ng Warriors sa points at sa field goal naman para sa mga guard. Nakuha din niya ang Most Improved Player Award para sa taon na yon. Pero kabaliktaran nga ang nangyari sa unang beses niya sa playoffs. Nang 2007, kung saan tinalo nila ang Dallas na number 1 seed noon sa West, na tinalo naman sila sa second round noon ng Utah Jazz. May average lang siya noon na 21 minutes at mayroong 8 points per game. So fast forward tayo mga pre, ng 2007-2008 season nang matrade papunta sa Charlotte itong si Jason Richardson ay nakuha ni Monta Ellis ng tuluyan ng shooting guard position sa starting lineup habang nasa point guard position naman noon si Baron Davis. At mula doon ay naging legit scorer na itong si Ellis para sa Warriors na may average to na 20 points at 53% sa field. Nang 2008-2009 season ay nag-sign ng contract extension itong si Monta Ellis sa Warriors. Pero may sumpa talaga pag nag-sign ng malaki kontrata sa NBA. Dito ay nagkaroon siya ng injury na kinailangan pa ng surgery. Sinabi niya noon sa Warriors management na ito ay nakuha niya dahil sa paglalaro niya ng basketball sa Mississippi. Pero pagtagal ay inamin ni Ellis na nakuha niya ito dahil sa aksidente sa motor. Ang senaryo noon ay kinagalit ng management ng Warriors at pinatawan si Ellis ng 30-game suspension without pay. Sinabi pa noon ang GM ng Warriors na pwede nilang i-void ang kontrata ni Ellis dahil sa nangyari. Nakalagay kasi sa paragraph 12 ng Uniform Player Contract ng NBA at si Ellis mismo na bawal siyang sumali sa mga activity na hindi related sa basketball at posible magkaroon siya ng injury. Isa na dito ang pagdadrive ng motorcycle. Pagpasok ng 2009-2010 season ay nakuha ng Warriors itong si Steph Curry at dito nagsimula ang rebuilding process nila. Noon ay natanong pa si Ellis ng media na kung threat ba sa kanya na maagawan siya ng minutes sa pagpasok ni Steph. Nasinagot naman niya ito na hindi naman siya kinakabahan na pwedeng mabawasan ang minutong nilalaro niya dahil noon si Steph ay point guard at si Monte naman ay isang shooting guard. Naagad naman sinunda ng pangalawang tanong na kung pagsasabayin silang dalawa sa court ay magiging effective ba silang dalawa. Sumagot noon si Ellis na hindi magiging maganda ang resulta kasi noon si Steph ay bata pa at medyo maliit pa ang pangangatawan. Kaya ang nangyari mga pre ay hindi magandang chemistry sa buong team. Hindi sila makapinish ng fast break, sila din ang may worst defense sa NBA at ang ginawa pa ng taktika ni Don Nelson ay pinaghati niya sa point guard position sina Monte at Steph. Sa loob ng dalawat kalahating season ay naging scoring option pa rin para sa Warriors itong si Monte pero hindi nga maganda ang resulta. Isa pa dito ay nagkakaroon pa ng injury noon si Steph na hindi masyadong na-workout ang chemistry dito kay Monte. Nagkaroon pa ng balita noon na si Steph sana ang ititrade papunta sa Bucks kasi na-diagnose ito ng medical staff na prone sa injury. Pero mas pinabaro noon ng Warriors management si Steph kontra dito kay Ellis dahil sa leadership factor. Kaya si Monte Ellis ang napunta sa Bucks kapalit noon ni Andrew Bogut na isa sa mga best big man noon sa NBA. Sa Bucks ay nakapaglaro siya ng isa't kalahating season bago siya mapunta sa Dallas at naglaro doon ng 2 taon. Sa span ng taon na yon ay nag-a-average siya ng 19 points per game. Matapos ang 2 taon niya sa Dallas ay lumipat siya papunta dito sa Indiana Pacers at pumirma ng 4 na taon. Sa unang taon niya ay bumaba talaga ang kanyang scoring. Nakita na hindi na siya katulad ng dati na sumusugod sa rim. Nang pangalawang season niya sa Indiana ay bumaba na talaga ang scoring average nitong si Monte Ellis at naging second unit pa para sa team.
Matapos ang season na yon ay binitawan na siya ng Indiana Pacers at binayaran pa rin ang natitirang kontrata niya. So ang tanong ay ano nga ba ang nangyari sa karir ni Monta Ellis? Sa unang part ng kwento ay sinabi ko nga ang tawag sa kanya ay The Project. Ang position talaga kasi niya ay shooting guard, pero ang frame niya ay pang point guard na 6'3 ang height, na undersized na matatawag. Ang problema kasi niya ay ang kanyang style, na drive to the basket, na habang tumatanda ay bumabagal na siya. Hindi kasi siya katulad ng Steph na isang shooter. Si Monta kasi ay hindi ganong maasa sa 3-point area, na may average lang na 31% sa buong karir niya. Idagdag pa dito ang kanyang mga injuries na nakuha dati. Sa ngayon ay free agent pa rin itong si Monta Ellis, na huling naglaro para dito sa Indiana noong 2017. Ngayong taon ay sumali siya sa mga workout sa Las Vegas, kasama noong si Amaris Todaman, sa posibilidad sana makabalik sa NBA. Ang matunog sanang kukuha sa kanya noon ay Minnesota, na sa pagkakawala noon ni Derrick Rose, pero hindi nga ito natuloy. So mga pre, yan ang naging kwento ni Monta Ellis at kung paano siya naging isa sa mga best scorer noon sa NBA. Kung meron kayong komento o reaksyon, ay iligay nyo na lamang sa comment section. So salamat ulit sa inyong panonood at huwag nyo naman kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel.